without knowing where it was going to go. And a pass to Alvarez, who hits. Mabigat talaga ang nakasalalay sa mga nakukuhang number 1 overall pick dahil malaki ang expectations sa mga ito. Pero may iilan nga na hindi ganoong napanindigan ang pagiging top pick sa PBA. Kamusta mga katribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tatlong manlalarong hindi masyadong nagampanan ang pagiging number 1 overall pick sa liga. Ano nga ba ang mga dahilan ng pagbagsak ng kanilang mga PBA careers? Tara, umpisahan na natin. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Produkto at star player noon ng UP ang switch shooting point guard na si Paulo Mendoza. Taong 2000 ay nang magdesisyon na mag-apply sa PBA draft si Mendoza, kung saan kinuha nga ito ng Santa Lucia Realtors bilang kanilang first overall pick. Isa nga ang 2000 PBA draft class sa mga kino-consider na worst draft class sa PBA history. Sa time kasi ni Mendoza ay pwede pa ang mga direct hires kahit hindi na dumaan sa PBA draft, kaya halos nakapirma na ang mga best players noon sa mga PBA teams bago pa man magsimula ang PBA draft. Ilan nga lang sa mga notable direct hires na kasabay ni Paulo Mendoza ay sina Kirby Raimundo, Rudy Hatfield, Dondon Ontiveros at JJ Helterbrand. Maganda naman ang pasok ng Mendoza sa koponan ng Santa Lucia dahil parte ito ng unang napanalunang kampyonato ng Realtors noong 2001 PBA Governors Cup. Habang naglalaro sa Santa Lucia, inasahan talaga ng koponan ang scorer's mentality ni Mendoza at kakayahan nitong pumukol sa 3-point area at nadagdagan pa nga ng isa pang kampyonato nito noong 2008. Nagtagal man ng 10 taon sa Realtors ay kahit pa number 1 overall pick, ay nanatili pa din itong isang role player. Huling ang nakapaglaro si Paulo Mendoza noong 2010-2011 PBA season para sa koponan ng Powerade Tigers. Sa buong stint niya ng 2002 PBA Sportsmanship Awardee ay may career averages ito na 7.5 points, 2 rebounds at 2.2 assists. Maganda naman ang PBA career ni Mendoza pero hindi nga ito pang number 1 overall pick. At kung pumasok lang sana ang mga direct hires sa PBA draft, ay malamang hindi ganoong kabigat ang i-expect kay Paulo Mendoza. Marami ang nagulat ng piliin ng Air 21 Express bilang kanilang number 1 overall pick si Nonoy Baclaw kaysa sa mas talented at mas decorated ang UAAP career na si Rabah Al-Husseini. Naglalaro pa lang sa UAAP para sa koponan ng Ateneo Blue Eagles ay nakilala din si Nonoy Baclaw dahil sa kanyang shot blocking ability. Sa buong stint niya nito sa Blue Eagles ay nakakuha si Baclaw ng 2 kampyonato na hirang na UAAP Finals MVP at pinangalan ng 2008 UAAP Defensive Player of the Year. Sapat naman ang 3.4 points, 5.2 rebounds, 1.1 assist at 1.5 blocks ni Baclaw para mapasama sa 2011 PBA All-Rookie Team. At sa pagkakatrade niya nito papuntang Petron ay nakatikim din ng isang kampyonato si Baclaw noong 2011. Dahil naman sa loaded big men ng Petron na meron din noong Dorian Peña, Jay Washington at Danny Ildefonso ay halos hindi nga nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro si Nonoy Baclaw. Dito na bumagsak ang mga averages nito sa 2 points, 3.1 rebounds at 0.7 blocks per game. Taong 2012 ay ibinalik naman ito ng Petron sa Air 21 at magmula nga noon ay nagpalipat-lipat na si Baclaw sa mga koponang Talk & Text, Globalport at Alaska Aces noong 2015 hanggang 2019. Sa 4 na taon ni Baclaw sa Alaska ay naging backup ito ni Sanitos pero matapos ma-injury noong 2019 ay hindi na ito pinapirma pa ng Alaska Aces. Nagpapagalig pa man sa kanyang natamong injury sa kanyang kanang tuhod ay desidido naman ang Meralco Bolts na magiging malaking tulong pa din si Baclaw sa kanila kaya pinapirma pa din nila ito ng kontrata. Noong 2019 PBA Commissioner's Cup ay may averages nga si Baclaw para sa Alaska Aces na 3.4 points, 3.2 rebounds at 1 block per game. Ang mga kasabay naman ni Baclaw na kahit papaano ay gumawa ng pangalan sa PBA ay sina RJ Hazul at Sean Anthony.
4-time UAAP Mythical 5 member, UAAP Defensive Player of the Year, UAAP Champion at 2-time UAAP MVP. Sino ba namang hindi matatakam kunin ito bilang kanilang first overall pick? 2004 PBA Draft ay kinuha nga ng Shell ang high-leaping at energetic na si Rich Alvarez bilang kanilang first overall pick at second overall pick naman si Big Game James Schaap. Sa unang game naman ni Rich Alvarez para sa Shell ay hindi ito pinaglaro ng coach niya at saka na lang ginamit noong second game na nila. Sa rookie year naman ni Alvarez ay tila pinatunayan naman itong tama ang pagkakapili sa kanya ng Shell matapos mag-average ng 8.8 points at 6.4 rebounds at maging PBA All-Star, mapasama sa PBA All-Rookie Team at All-Defensive Team at iuwi ang 2004 Rookie of the Year Award. Bago naman ma-disband ang kupunan ng Shell ay na-trade na ito papuntang Alaska Aces, pero hindi din nagtagal sa Aces dahil kaagad ding napunta sa Red Bull. Dahil din sa mga tumamang injuries ay dito na nga unti-unting bubagsak ang laro ni Rich Alvarez at tila wala itong matawag na sarili niyang kupunan talaga. Dahil matapos ang stint nito sa Red Bull noong 2008 ay napunta na din ito sa mga kupunang Pure Foods, Ginebra, Air 21 at Talk and Text taong 2010. Sa Talk and Text ay nakakapag-ambag pa naman si Rich Alvarez at ang original na one conference contract nito ay na-extend nga at umabot hanggang 2013 kung saan nakakuha pa ito ng mga kampyonato. After ng Talk and Text ay isang taong nawala sa PBA si Rich Alvarez at nakabalik na nga lang ito bilang parte ng expansion team na Kia noong 2014. 2016 ay kabilang na sa coaching staff ng Kia si Rich Alvarez at September 2020 nga lang ay latest inclusion ito bilang isa sa mga assistant coaches ni Topex Robinson sa Phoenix. Ang mga kasabay naman ni Rich Alvarez na naging maganda ang mga PBA careers ay sina Sanitos, Ranidel De Ocampo, Mark Pingris at Big Game James Schaap. Talagang mabigat ang nakasalalay sa pagiging number 1 overall pick sa PBA draft dahil malaki ang expectations ng mga tao sa mga ito. Kaya naman kahit papapaano ay nagkaroon naman sila ng maayos na career sa PBA ay hindi pa din ito sapat sapagkat sila nga ay mga top picks sa PBA. Kung ang mga stats at performance nga ng mga nabanggit na manlalaro ay sabihin na nating mga nasa 5th or 7th overall pick ay for sure walang halos tatawag na bust sa mga ito. Ikaw ka Dribble, sang-ayon ka ba sa listahan natin? Comment your thoughts para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay pakilike naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!